alam po nating lahat ito, may mga bagay na talagang mahirap pong gawin. Mga bagay na kahit pagbalibalik ta rin mo, ay kahirap to pa rin. Nasa unang hanay ang pagmamahal sa mga taong sa ating wari ay hindi karapat dapat mahalin. Yung mga ginigit-git ka sa traffic, yung ginagalit ka sapagkat hindi pumipila, marami po. Yung nang uuna sa linya kahit saan. Mga taong hindi natin kakosa. Mga salungat sa ating mga isipin, yung laging kontrabida, ang tawag ko mga kontrabulate, kumbaga, yung hindi sang-ayon tuwi na sa ating mga balak, laging kontra. Pero kahit paulit-ulit nating basahin ang Biblia, hindi mababago po ang turo nito. Kailangan nating bigyang pansin ang mga banyaga, ang mga walang kaya, ang mga walang kakapit-bisig, ang mga walang pumapansin, ang mga tulad ng mga ulila, mga balo, mga banyagang walang kamag-anak sa bayang dayuhan. Pero may mga katumbas ngayon ng mga taong ito, mga hindi nating kapanalig. Para sa mga yellowtards, ito ay mga Dutertards. Para sa mga Dutertards, ito ay mga yellowtards. Mahirap magmahal kapag tinawag kang tard, ulol, gago at tanga sa social media. At usong-uso po ito. Kinoquote ko lang po, hindi po ako nagmumura. Mahirap magmahal kapag sa kagustuhan mong mangaral sa tamang moral ay napapagbintang kang isang tard. Mahirap magmahal kapag ang pakiramdam mo ay hindi katanggap sa isang grupo sapagkat hindi ka sumama sa rally o sapagkat sumama ka para sa kanila ay maling rally. Sa ating panahon, ang pagmamahal sa kapwa ay tila naglaho na. Sa social media, lahat ay ungas. At madumi ang bibig o panulat, lahat ay ulol o gago o retarded. Nais ko sanang sa araw na ito, ay mabago naman ang ating estilo, iangat po natin ang antas ng ating usapin. Ang Ebanghelyo sa mulat-mula pa ay salungat sa takbo ng lipunan, laban sa kalakaran ng mundo. Ang kalakaran ngayon ay maging palamura, magagalitin, walang habag sa mga taong kakaiba ang iniisip sa karamihan. Subalit ito ang magandang balita po, salungat man o sang-ayon, ang magandang balita ay balita ng kagandahang loob at kagandahang asal. GMRC po ang tawag nito noong araw na wala na hong ganitong subject. At ang rurok po o pinakatugatog ng kagandahang asal ay nakikita po sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Gabayan nawa tayo ngayon ang sinabi ng Panginoon, mahalin mo ang Panginoong iyong Diyos ng buong puso, kaluluwa at isipan. At mahalin mo ang kapwa tulad ng pagmamahal mo sa sarili. At ayaw po nating tawaging ungas ang ating sarili. Sa magdaling sabi, kung mahal natin ang ating sarili, hindi rin natin tatawaging ulol ang kapwa. Ito po ang batas ng Diyos. Hindi po ito batas ng social media, pero dapat maging kultura ng social media at ng pang-araw-araw nating buhay. Kaya mga kapatid, pag-ibig po at siyan ang magpapakita po sa atin sa mukha ng Diyos. Ito po ang inyong kalakbay at katotoo na nagsasabing salamat po at pagpalain po tayo ng makapangyarihang Diyos.